lamang siyang iiyak dahil sa iyo. Ipahid mo lamang ito sa kanyang pangalan. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto niyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ang mga nagko-commente ito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-iingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp in Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po, ituturo ko sa inyo paano kayo or paano siya iiyak dahil sa iyo. So, ayun po, kailangan natin dito ng ating gagamitin. Kailangan mo dito maghanda ng bullpen or panulat. Kailangan mo dito ng isang maliit na pirasong papel. Kailangan mo rin dito ng sili, yung maanghang na sili. And pwede naman yung mga dry or powdered na sili. Kung wala kayong fresh na sili, so pwede naman. So, ayun po. Ito lamang ang dapat nating ihanda. And syempre, kapag handa na yung ating gagamitin, syempre, handa rin natin ang ating sarili. Kailangan na handa tayo and alam po natin sa ating sarili na gustong-gusto natin itong gawin. Kailangan na naniniwala ka at hindi ka nagdududa sa isang ritual. Dahil kapag nagdududa ka, wag mo na lamang itong tangkaing gawin dahil masasayang lamang ang iyong oras sa paggawa nito and walang mangyayari. Dapat po ay buwang iyong tiwala at paniniwala. So ayun, kapag ready ka na, ay umpisan mo na ito. Dito sa isang maliit na papel, isulat mo lamang dito ng tatlong ulit ang kanyang pangalan. So, tatlong beses po, tatlong line po, pangalan niya at apelyido. And kapag naisulat mo na dito ng tatlong beses yung kanyang pangalan at apelyido, ang sili na ito, yung tatas ng sili na ito, ay ipahid mo dito sa kanyang pangalan at apelyido. And habang pinapahid mo ito sa kanyang pangalan at apelyido, sabihin mo dito pangalan niya, apelyido, at sabihin mong iiyakan mo ako, magdamag. Pangalan, apelyido, iiyakan mo ako, magdamag. Tatlong ulit po habang pinapahid mo dito sa kanyang pangalan ang sili na ito. Pangalan, apelyido, iiyakan mo ako, magdamag. So ayun po, yung taong yon ay iiyak ito para sa iyo. And ayun, hindi niya alam yung gagawin niya, lalo na kapag kayo ay nag-aaway and gusto niya makipagbati sa inyo, humingi ito ng tawad or nakagawa ito ng kasalanan sa iyo, humingi ito ng tawad, magmamakaawa ito, iiyak ito, luluhod sa inyo. So yun po ang mangyayari sa kanya, yung tipong hindi niya alam ang gagawin niya hanggat hindi siya nakahingi ng tawad sa inyo, hanggat hindi mo siya pinapatawad, yung tipong pinapakonsensya siya. So ayun, kailan ito pwedeng gawin and ano ang gagawin sa papel na pinahiran or ginawa natin ng ritual. Tupiin mo lamang ito or kung meron ka mang box na maliit, ilagay mo doon sa box na maliit at itago mo lamang doon sa inyong drawer, sa loob ng inyong damitan. So yun po, pwede mo siyang itago or kahit anong pwede mo siya na itago, kahit hindi naman box or kahit sa sapatos, doon pwede po. And kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday. Yun po ang pinakamalakas na araw na gagawa tayo ng mga ganyan. And ayun po, i-recommend ko sa inyo, kung hindi ninyo magawa sa umaga, gawin ninyo sa gabi, yung sobrang tahimik na ang gabi, yung tulog na po ang lahat. So ayun po, salamat po sa inyo. Bye bye everyone, God bless us all.